Hello, what's up guys? Ngayon, tuturo ko sa inyo kung paano mag sublimation photo puzzle. At ito ang ating mga gagamitin. Ang sublimation coated na photo puzzle. Ang size nito ay A4. Tapos, kung makikita nyo, para naman siyang shiny na coating. Yan yung kanyang sublimation coating. Then, kumakapit ang ating sublimation ink. At ito naman ang ating quaff na sublimation paper. Maraming brand ang sublimation paper, pero itong quaff na to ang ginagamit ko for use on t-shirt, mugs, ceramic plates, yan. Kung makikita nyo, ang sublimation paper ay kung ano yung light side niya, yun yung kailangan print area niya. Tapos yung darker niya, yung back niya. Baka magkabaligtad kayo ng print. At pagkatapos, mapunta naman tayo sa design. Tapos, ilalagay lang natin dito yung picture ngayon. Ang gagamitin nating modelo ay ang napakaganda at nag-iisang aking misis. Hindi ko nasasabihin ang pangalan niya, pero itago natin sa pangalan ang Marites. Yan. Ang napakagandang dilag. Yung setup ng template natin ay naka A4 lang. Isasagad lang natin siya. Pero yung photo puzzle ay kahit A4, mas maliit siya ng konti sa A4 na papel. Ayan. Pwede nyo isagad kung ang design nyo ay hindi naman kailangan masyado yung mga edge nya. Ayan. Ang setting naman nya ay syempre naka-landscape tayo. Properties. Piliin lang natin ang printer dito. Tapos Epson matte. High dapat. Tapos, kailangan siya ay sa more option, makikita niyo mirror image. Naka-mirror image dapat ang ipiprint natin pag sublimation. Ayan. At ipiprint lang natin. At hintay natin matapos. At ito na nga guys, habang nagpiprint, gusto ko lang pakita sa inyo ang aking sublimation printer. Ang Epson L360 ang nabili ko. Meron na siyang built-in na scanner. At saka, yun. Ano ko lang siya nabili? Halagang 5K kasi ay sa legit na seller ay refurbished lang siya. Refurbished lang siya. Tapos, hindi brand new. Pero napaka good quality naman ng kanya kasi bago yung kanyang print head. Kaya ang masasabi ko kung kukuha kayo ay may nabili ako dati Epson L120, pero may mga disadvantage yon. Ang masama, ang hindi ko masasabing masama doon, kasi ang pangit doon ay wala siyang tray, at saka kapag kagaya nitong sublimation ay full page ang ipiprint nyo, gumagasgas siya kasi nga wala siyang holder. At saka gumuguhit din siya sa papel. Nakaka-hassle yun. Kaya kung bibili kayo ng printer, maraming nagsasabi na pang beginner ang L120, pero hindi ko siya nire-recommend. Mas maganda ay mag-apps na kayo ng printer para less hassle. Ito ay 4 colors lang, pero pwede kayong gumamit ng sublimation printer na kaya ang 6 colors, mas maganda. Pag 4 colors kasi, ang printout after print, after press ay nagda-darken siya, kaya magkaiba yung kulay niya pagdating sa monitor at saka sa printout at saka sa press. Pag na-press na, iba yung nagda-dark siya. Kahit sa tingin niya dito medyo light, pag na-press na natin siya, magda-dark siya, unless i color correction niya pa, which is medyo hassle din yung gawin. And so ganito, tapos ng ating i-print ang ating napakagandang modelo. Makikita nyo, ayan.
Yan. Madako naman tayo sa photo puzzle. Ating tatanggalin na sa balot, syempre. Tapos, dandaan lang na baka masira nyo or mabasag na yung puzzle. mahirap pa kayo mag-assemble nyan. Kasi puti lahat. Kasama siyang cardboard sa likod. At kung makikita nyo, na mas malaki yung A4 kesa sa ating photo puzzle para may clearance. Ayan. Kapag tayo ay nag-print. Okay, madako naman tayo sa isang banda. Itong aking cheat sheet para sa settings ng heat press sa iba't ibang process. Ito, nandito tayo sa number 5, ang puzzle. Baking time niya ay 30 seconds. Ang photo puzzle ay 30 seconds. Tapos 220 degrees Celsius. Ang kanyang time. Tapos, ayun. Ito, tingnan nyo na lang. Baka may maraming pwedeng gawin sa ating heat press. At para naman sa setting ng heat press ay iseset nyo lang ang SP ang kanyang degrees, kanyang init, at ang ST ang kanyang set timer. Ayan. 30 seconds, 220 over 30. Kanina ko siya binuksan kaya inintay ko lang siyang mag full heat. Ngayon, kailangan natin maglagay ng bond paper sa ilalim para hindi tumagos yung ink sa ating heating pad. Na delikado yun kasi baka kumalat sa damit. Ayan, isesentro lang natin ang photo puzzle sa ating A4 na blank paper. Tapos ipapantay lang natin yung ating print out para naman sentrong-sentro yan. Napakadali lang, di na kailangan ng thermal tape. Nagdag hassle pa yun sa pag-setting. Tapos lalapat lang natin ang ating Teflon sheet, and then i-press na natin. At habang nagpe-press yan, pwede kayong magtimpla ng kape, uminom ng juice, o kaya kumanta-kanta lang dahil 30 seconds lang yan. Ayan, makikita nyo. Napaka-bis lang. Tapos, ang tutunog to pagkatapos ay pwede na natin iangat dahan-dahan yung ating heat press. Ayan, malapit na. Right. Ngayon na natin dahan-dahan. Ito, usok talaga to dahil napaka-ink nito. Tapos medyo may amoy lang ang sublimation. Pero, pwede yung mag-face mask kung kayo nababahuan sa amoy. So, dahan-dahan natin. Silipin muna natin. And, ayos. Kitang-kita nyo, nag-iba yung kulay. Bukod sa, ito yung mga naiwang bakas. Bukod sa printout natin na medyo malabo. Sa PC natin ay normal na kulay. Pagdating dito ay nag-dark siya. Kasi ganun talaga ang nature ng sublimation ink. Pero makikita nyo, ang ganda ng ating photo puzzle. Meron siyang glitters na pintab na effect. Sulit na sulit. Napakaganda pag nagpagawa kayo. Kagaya na nabanggit ko kanina. Ito yung mga linya ng puzzle. Hindi nag-transfer kasi nga may gap yun. So, hindi na natin ito kailangan basagin at pwede na itong i-display. Konting frame lang at ayos na. Kung makikita nyo, ang ganda pa rin naman ang kinalabasan. Sa mga nais magpagawa, message lang kayo sa page namin, MMC Raid Printing Shop, sa Facebook, o kaya sa ito, sabihin ko na ang price nito ay naghahalaga lang siya ng 150 pesos. Alright, ayos ba? Salamat sa panonood. And a peace.